ito pong i-share ko sa bawat isa ay galing kay Pastor Amirna. Isa po siya sa pastor natin sa main sa Christ Inim. This is the message we have heard and announced to you. God is light, and in Him there is no darkness at all. Unang John 1:5. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa kaniya. In Bible, light has always been a symbol of holiness, goodness, knowledge, wisdom, grace, hope, and God's revelations. By contrast, darkness have been associated with evil, sin, and despair. We must walk in the light. 1 John 1:6. If we claim to have a fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. Kaya nga, patuloy pa rin tayong namumuhay sa kadiliman. Nagsisinungaling tayo, hindi namumuhay ayon sa katotohanan. John 8:12. When Jesus spoke again to the people, He said, "I am the light of the world. Whoever follow me will never walk in the darkness, but we have the light of life." Ang sabi po niya, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. So let us manifest the light in our life. How? Ganito po yun. So sa pamamagitan ng pagkakaisa, Unang Jan 1:7. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. Kaya nga kung namumuhay po tayo sa liwanag gaya niya, nasa liwanag tayo'y nagkakaisa. So second, sabi niya, let us manifest the light in our life sa pamamagitan ng paglilinis. Unang Jan 1:7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at lahat ng ating mga kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus sa kanyang anak. Let us manifest the light in our life. Number 3, sa pamamagitan ng pagsisisi. Unang Jan 1:8-10. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang ating mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamahan, sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Ang lumalakad kasama ang kaliwanagan, ito ay ang tunay na pamumuhay sa katuwiran.
Salamat po sa inyong panonood at pagkikinig. Nawa may napulot tayong aral at ito ay apply natin sa ating pamumuhay. I-share po natin upang marami ang makarinig ng magandang balita. Thank you so much. God bless us all.